Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Tayo na pong magbasa ng salita ng Diyos at matuto mula sa Panginoon. Ang ating pong babasahin ay ang verse na nasa unang Corinto, chapter 8, verse 6. Ganito po ang sinasabi ni Pablo sa kanyang salita na sinulat. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita sa umagang ito. Dito po sa talatang ating binasa, ay ipinahayag po ni Pablo kung ano ang kanyang saloobin patungkol sa Diyos. At nais po, ito'y parang isang declaration of faith na kung sino ba ang kanyang pinaniniwalaan. Dahil po, dito pa rin sa Aklat ng Corinto, marami po na namang issue na pinag-uusapan. Pero nais ipakita ni Pablo ang katotohanan ng kung sino ba ang kanyang pinaniniwalaan at pinananampalatayaan. At sabi nga niya dito, as for us, sa ganang atin. Sabi pong ganito, iisa lamang ang Diyos na Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Ito yung unang bahagi ng verse na yon. Ang pakinggan natin, iisa lamang ang Diyos. Opo. Wala nang ibang Diyos. There is only one God. At ang iisang Diyos na ito ay sinabi niyang ang ating Ama. Iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Pinakita ni Pablo na ang Diyos na ito ay siya yung creator, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At ang Diyos na tinatawag natin na lumikha ng lahat ng bagay, siya rin ay ang ating Ama. Paano po ba tayo naging anak ng Diyos at paano tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya? Tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos dahilan po sa ating pananampalataya at pananalig sa Panginoong Jesus. Ito po ay nakasulat sa unang Juan 1:12. Ngunit sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, sino po yung tinutukoy na sa Kanya? Si Jesus po. Ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil po tayo ay anak ng Diyos, ito po yung napag-aralan natin. You can go back to our YouTube channel na About the Sons of God, kung paano tayo naging anak ng Diyos, ay masasabi natin, meron tayo ngayong karapatan na tawagin siyang Ama. At hindi mo pwedeng tawaging Ama ang isang tao o ang sino mang lalaki o sinumang tatay dyan sa labas kung wala kang relasyon sa Kanya. Sometimes we nakikitawag tayo tatay, ganun, but with the respect, but with not, without of a relationship. Pero sa Diyos, paano tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya bilang ating Ama? It's because of our faith in Jesus. At itong Diyos na ito at na tinatawag nating Ama, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Wala na pong issue dyan dahil pinaniniwalaan natin lahat yan na He is our Creator. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. At dito po sa second phrase ng ating versikulo, iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan niya ay nabubuhay tayo. Ganon din po ang tema, iisa ang Panginoon. There is only one Lord. Pag sinabi rin pong si Jesus, sino ba yung tinutukoy na one Lord dito? Si Jesus Christ. Yung pong salitang Lord ay nagpapakilala po na siya ay master, siya yung mangunguna, siya yung magli-lead, siya yung iyong pangungunahin mo sa iyong buhay kasi He is Lord. There is only one Lord. At merong sinabi dito sa Pilipos, darating ang panahon na ang lahat ng labi, ang lahat ng luhod, ang lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus at sasabihin siya ay Panginoon. At
kung yung iba po na hindi siya kinikilala bilang Panginoon? Darating po ang time, lahat kikilalanin siya na siya ang Panginoon. Kaya nga po habang may panahon pa, ay atin na siyang i-acknowledge na siya ang ating Panginoon ng ating buhay. At kapag sinabi mong Panginoon, ay hindi lang basta sa bibig, kundi ito ay nagmumula sa iyong puso. Na kinikilala mo talaga siya ang maghahari. He is the Lord of your life. He is the one who will lead you and guide you, na wala kang gagawin sa iyong buhay na hindi mo isasangguni sa Panginoon at hindi pagtitiwala. Yun po yung mga idea pagka sinabi mong siya ang iyong Panginoon. At iisa lamang ang dapat maging Panginoon ng ating buhay. Wala pong ibang pinapanginoon, kundi si Jesus lamang. Siya lamang po. At sabi po dito, sa pamamagitan na si Jesus ay Panginoon, binanggit din na si Jesus din sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po, whatever is accounted for the Lord, iyon din po ang sinasabi sa Panginoong Jesus. Kung ano yung sinabi sa Diyos, yun po rin ang sinasabi sa Panginoong Jesus. At hindi po lang si Pablo, dito sa Corinto yan nabasa. Nababasa rin po natin yan sa Hebreo, na sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay at walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Yan din po ang sabi ni Juan sa John 1:1 na sinabi doon. Dito po sa Hebreo chapter 1, ngunit ngayon siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat. Sa pamamagitan po ng anak, nalikha ang lahat. Sa Colossians, nakasulat din po yan. Sa John 1, nakasulat din po na sa pamamagitan ni Jesus, nalikha ang lahat. Si Jesus din po ay kinikilalang manlilikha. Therefore, Jesus is God. Si Jesus po ay Diyos. Iisa ang Diyos. Si Jesus din ay ang Diyos. At ang tawag nga, siya ay Panginoon ng ating buhay. Ngayon, dito po sa talatang ating binasa, ay nakasulat po, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Doon sa unang praise, iisa lamang ang Diyos, at ang nakasulat doon sa susunod ay tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon. Tapos nakasulat sa huling sentence, sa pamamagitan niya'y nabubuhay tayo. We live for God, we live for Jesus. Tayo ay nabubuhay para sa Diyos, tayo ay nabubuhay para sa Panginoong Jesus. Ano pong ibig sabihin ng nabubuhay? It means that the purpose of your life is to glorify the Lord, is for the Lord, hindi para sa iyong sarili, kundi ang iyong buhay ay para sa Panginoon. Nabubuhay ka para sa Kanya. You exist because of God. Your very reason here in the world is because of Him. To worship Him, to respect Him, to honor Him, and obey Him. Hindi na po tayo nabubuhay or hindi tayo nilikha ng Diyos for ourselves. But we are recreated to glorify God, to worship Him, to honor Him. We are to live for God and to live for Jesus. Tayo ay tinawag para mamuhay para sa Diyos at para kay Jesus. Not for ourselves. Kung ikaw man, sabi nga ni Pablo, kung ako man ay nabubuhay ngayon, ako ay nabubuhay sa pananampalataya. At para kay Kristo, I live for Jesus. How do you live for Jesus? Paano ka nabubuhay para kay Kristo? Paano mo ginagawa ito? You can interact and you can make comments sa baba. How do I live for Jesus? Paano ako nabubuhay para kay Kristo? Ano po ang ating application sa salitang ito? Sa mga salita na ating binasa. Ang Diyos po ba ang iyong ang Diyos ba ang iyong Diyos sa iyong buhay? Siya ba ang iyong Ama? Si Jesus ba ang Panginoon ng iyong buhay? Sabi po sa Deuteronomy 6:4, dinggin ninyo, Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos.
ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. That is living for God. Ganun po ang mabuhay para sa Diyos. Yung po ang ating application. Sambahin natin ang iisang Diyos. Sambahin natin ang iisang Panginoon, si Jesucristo, at mabuhay tayo para sa Kanila. How to live for God? Ibigin natin sila. Ibigin natin siya ng buong puso, lakas at kaluluwa. Yun po ang nararapat natin gawin. At sana nga po, maisagawa natin ang mga mensaheng ito ng Panginoon. Kilalanin mo siya bilang Diyos ng iyong buhay. Kilalanin mo siya bilang Panginoon. At ang gagawin, live for God, live for Jesus. Love Him with all your heart, soul, and mind. God bless you po. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong pagpapaalala. Tunay nga po, we declare that you are our God, you are our Father, you are our Lord. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming Diyos. Turungan mo kami, Panginoon, na sa bawat pagbanggit namin ng mga salitang ito, ay nagagawa nga po namin ang katotohanan ng kasalitang ito sa aming buhay. Ikaw ay aming nasasamba, ikaw ay aming napaglilingkuran, ikaw ay aming sinusunod. Panginoon, bayaan mo nga po na maisagawa namin to. And most of all, Lord, that we could love you with all our heart, soul, and strength, and mind. Sapagkat wala na nga pong ibang Diyos, wala nga pong ibang Panginoon, kundi ikaw lamang, O Jesucristo. Salamat sa salitang ito at nawa maipamuhay namin ang katotohanan ng ito, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po ay maisagawa natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating buhay.